mga kagreeny, good day mga kagreeny. Saan man kayo naroroon ngayon, good evening, good morning, and good afternoon po sa inyong lahat. Bago ako mag-update, mag-harvest po muna tayo ng mga seeds ng aking mellow cactus. Kasi ayan po oh, naglalabasan na sila. Nakakatuwa naman kasi may pagganito na sila oh. Ayan, yung kanilang mga seeds. May pito na din akong nakuha dito sa aking red at saka sa aking orange. Germinate ko na sila. Sana mag-success sila. Kasi pagkatapos ko silang i-unbox kinabukasan, naglabasan po ang kanilang mga ganyan, yung seeds nila. So kukunin ko sila ngayon. Ang red ko ay 2 lang. Pwede na po yun. At may lalagyan ako. Wait lang, kukunin ko lang. At ito nga ang aking cups. Dahil red yung mellow cactus na yan, red din ang kanyang lalagyanan. Diyan ko nga lang ilagay muna. 2 lang naman yung nakuha ko. Ang marami ay orange. So kunin ko yung orange. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Grabe, ang dami. Dito ko nilagay. Ayan, pwedeng hindi nyo kunin, pero pwedeng kunin din. Kasi, okay na po yan. Ayan, oh. Hindi naman siya magkakaroon ng problema. Hindi siya madadamage. Ayan po. Basta may paganyan na siya, palabas na siya. Pwede na po yan. Ayan. Mas marami ang orange. Ito rin. 1, 2, 3, 4. Hilain ko na to. 5. At ito na yung nakuha ko. Ang dami na sa orange. At yung red ko, hindi masyado. Konti lang. Sanang hingi ng update ng aking moonstone na pinopagate ko last 2 weeks. Hi and shout out sa'yo, Jill Moon. Ito ang comment niya. Good afternoon, Ma'am Anna. Ang ganda po ng unboxing ninyo. Kumusta po ang moonstone na cut ninyo? Pa-update naman po. Salamat sa pagsagot. This is it, Pansit. Ito ang result ng moonstone na aking kinat. Lahat ay pinugutan ko po. Wala po akong tinira na mga ayan, taas niya, mga mother na nandiyan sa taas na yan. Talagang kinalbo ko sila. Ito yung mother stem nila. Nakakatuwa kasi nagkaroon na sila ng mga offset sa stem nila. Ito ata yung pinakamalaki. Sumunod ito at halos po lahat ng stem ay meron pong maliliit na offset. Dito ilan? 1, 2, 3, 4. Dito 1, 2, 3. Halos lahat po. Napakasaya ko sa propagation ko na ito, yung cuttings ko na ito ng offset. Dahil ayan po, dito po meron, ito po meron, at ito po. Kahit sa pinakailalim niya po, ayan, may mga naglalabasan po na bago na maliliit na mga offset ng kinat ko na mother na ito ng moonstone. Madalas kasi kung saan lang ako nagka-cut, doon lang nagkaka-offset. Halimbawa, dito po, nagkatako sa mga ibabaw niya. Usually, dito lang talaga, dito o. Oh. Diyan lang po sila tumutubo. Pero ngayon, halos ito po, tinubuan, ayan po. Pati yung pinakailalim, tinubuan, ayan po. Ngayon lang po nangyari na talagang madami po ang tumubo na offset sa kanila. Nakakatuwa. Kaya nung may nanghingi ng update, excited po ako na mag-update kasi ang laki nga ng improvement ng aking moonstone simula po nung kinat ko siya. Pininturahan ko na rin pala, ayan, ang kanyang pot.
kasi nung pinapagit ko siya, ang dungis-dungis po niya, ang pangit-pangit po niya. Wala pa po siyang kapinto-pintura. Yan, mga baklas-baklas na po yung pintura niya noon. Ayan, maganda na po siya. Diniligan ko na rin po ito dalawang beses kasi pwede naman diligan dahil hindi naman affected ang soil niya sa cuttings. Dito lang naman ako nag-cut kaya pwede naman yung soil niya na badiligan. So 2 weeks na to, dalawang beses ko na po yan diniligan simula ngayon. Morning sun lang po ito, nandito po yan. Katabi po yung moonstone ng aking mga hanging, yan mga string, dito po sila. Morning sun lang po sila. At itong side naman, ayan, kasama niya rin yung mga kinat ko. At ito yung mga leaf propagation, yung mga soil na wala pang laman. Dito ko po siya nilagay. Kapag nagka-cut po ako ng mga propagation ko at mother stem po yung matitira, dito ko po nilalagay kasi maganda po yung sunlight dito, morning sun lang po. Kapag stable na po siya, pwede ko na po uli siyang ibalik doon sa full sun. Pag medyo po lumaki-laki na yung mga ayan, mga offset niya. Dahil baby pa po sila, yan maliliit pa, baka po kasi masunog sila, mabigla sila kapag nilagay ko po sila sa full sun, yung dati niyang pwesto. Ngayon, dito muna sila dahil ayan po, maliliit pa po sila. At yung mga pinagputulan ko po na nilagyan ko ng cinnamon, ayan po, okay naman sila. Wala po silang stem rot. Ayan o. Walang bulok, kaya mas okay po talaga na pag nagkakat tayo, maglagay tayo ng rooting hormone, cinnamon, or kahit ano pong rooting hormone na ginagamit ninyo. Basta po, meron kayong ilalak diyan sa pinagputulan ninyo para iwas po tayo sakit. Tapos na tayo sa kanyang mother stem. Puntahan naman po natin yung pinagputulan, yung mga kinat po niya. Ito po yung area ko kung saan kapag bago po akong ripat na mga succulent ko, bago ko pong in-unbox, dito ko po nilalagay. Kapag bago po akong nag-cut ng mga succulent ko, pag-propagation, dito ko po din nilalagay. At yung mga, ayan o, germinate ko po, at ayan yung mga seeds ng aking mellow cactus, dito ko po sila lahat nilalagay. So, ito po yung aking moonstone na kinat ko galing doon sa mother niya. Ayan na po, dito nakalagay sa area kung saan ay shaded. Wala pong araw dito, pero sobrang maliwanag at may singaw ng init, pero hindi po masyado. Part pa rin po ito ng garden ko. Gusto kong ipakita sa inyo na root bound na sila. Ayan po. Sobrang root bound na po. Pwede na po itong diligan. Yan, marami na po yung roots. O, kita naman. Tingnan pa natin. Tingin pa tayo ng iba. Ayun po, o. Dami na po niya. Actually, ayoko na siyang galawin kasi madidisturb siya dahil nakabaon na siya sa lupa. Ayan po, o. 2 weeks. Ang dami-dami niya na pong roots. Kaya pwede na po siyang diligan. Hindi ko pa siya nadidiligan. Kahit 2 weeks na, hindi pa rin siya napapaarawan directly kahit 2 weeks na. Ngayon, dahil root bound na siya, ayan o, pwede ko na po siyang diligan at paarawan. Morning sun muna ang bibigay ko sa kanyang sunlight. Okay naman siya sa full sun, pero dahil nga hindi pa siya masyado stable, new roots pa yan. So, morning at saka dilig ang pwede sa kanya para mas lalo pa po siyang lumago at saka tumaba. Maitatabi ko na rin siya sa kanyang lola kasi yung mother niya, ayun nga yung pinakita ko. Yung lola niya nasa hook hanging. So pag medyo nag-stable-stable na siya dahil nakalagay po siya sa hook hanging, itatabi ko po siya sa lola niya para po may kasama yung lola niya pag nag-stable na siya. Pag nag 1 to 2 months na siya yan, ilalagay ko na siya sa hook hanging. Try din po ninyo ang mag-propagate ng
succulent na kagaya ng moonstone cuttings po. Kasi kung hindi po kayo nabubuhayan ng cutting sa iba, try po ninyo pag nalegi po ang inyong mga succulent, i-cut po ninyo, lalo-lalo na yung mga common na kagaya nito. Madali lang po sila paugatin. Ayan po ang gamit kong soil. Napakabilis po nila ugatan. Nakita nyo naman kung paano ko siya pinopagit. Nilagyan ko siya ng cinnamon. Dinip ko siya sa cinnamon. At nilagay ko siya sa aking trusted na potting mix. Pero kung may potting mix po kayo na hiyang ang inyong mga cuttings, pwede nyong gamitin yun. Pero kung hindi kayo nabubuhayan sa potting mix nyo na yun, try nyo po yung potting mix ko. Ayan po. Sobra pong mabisa siya. At saka po, huwag kayong magmamadali kung kailan siya magkaka-roots. Hayaan nyo lang siya sa tabi, sa shaded area. Magugulat na lang po kayo, marami na siyang roots. Kasi pag masyado nating binibebe, masyado nating sinisilip-silip lagi-lagi, araw-araw, basta po, nilagay nyo siya dyan. Pagkatapos sabihin nyo, pabalikan kita ng isang linggo, tsaka nyo na lang po balikan ng isang linggo. Huwag nyo araw-arawin yung pagsilip. Pag mas lalo po natin silang napapansin, mas lalo po silang hindi nag-grow. Kaya mas okay po na neglected sila, pero may care tayo. Ito yung aking gagamitin. Spray lang, pero sa roots ako mag-spray. Nabasa lang yung part na may roots. Dun sa roots or sa stem, pwede na po yun. Pwedeng ganito. Konti na lang kasi nag-spray na ako ng konti kanina. So, konti. Dinagdagan ko lang ng konti. Ayan. Sobrang konti. Yun. Ayan. Ayan. Dito at dito. So, dahil dinidigan ko na po siya, kailangan ko na siyang paarawan. Dito ko siya ilalagay. Kasi dito ay morning sun, kaya safe po siya dito. And that's it for today, mga kagreeny. Kung love po ninyo at nagkakalik din po kayo ng mga plants, houseplant, ornamental plants, cactus and succulent, please po pa-like po and pa-share na rin po ng aking video. Please don't forget to subscribe Ana Duran. At andito po ang aking FB account, Ana Duran. Thank you, Lord, sa araw na ito. May God bless you all. Bye-bye po, mga kagreeny.